Palagay mo ba ay pwede yun, Lupe? Baka nga po mas mabuti na yun. Yan din ang sinabi sa akin ng direktora at ni Sister Matilde ng bahay ampunan. Ang kailangan po ni Maria isang sanggol. Sanggol na aalagaan, mamahalin at magbibigay ng aliw. Para maramdaman niya na isa siyang ina. Hanggang sa tuluyan po siyang gumaling. Tama ka. Kapag nagkaroon na ulit kami ng anak, hindi makahahadlang sa amin ang batang yun. Mamahalin namin siya na parang kadugo namin siya. Aampunin ko na ang batang yun. Lalabas na ako sa susunod na linggo. At hahanapin ko na ang anak ko. Hindi ako titigil hanggang sa makita ko siya. Sakaling hindi na makita ang anak mo, maaari ka magkaanak ulit o magampun. Hindi! Hindi! Ayoko, Doktor! Hindi! Ayoko ng ibang bata. Gusto ko yung anak ko lang. Gusto ko yung anak ko lang. Mahal kong anak, Nando. Ninais ng Diyos na magkaroon ako ng anak kahit matanda na ako. At kapag lumaki ka na, masyado na ako matanda. Kaya naman, ikaw na mag-aalaga sa akin tulad ng ginagawa ko sa iyo ngayon. Hindi ka na maihiwalay sa akin, mahal ko. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na. Nakakaawa siya pag napalapit na sa kanya ang bata. At kung kailan hindi niyo inaasahan, magpapakita ang tunay na ina. At tiyak, babawiin ang bata. Hindi, hindi maaari. Kukunin ka nila sa akin. Hindi, mahal ko. Hindi, anak ko. Hindi maaari. May kailangan akong sabihin sa inyo, Señorito. Mabuti pang tawagan niyo ng papa niyo at sabihin niyo kung ano nangyayari. Sinabi ko na sa kanyang tungkol sa kalagayan ni Maria. Hindi niyo lang alam kung paano nag-alala si Señor Fernando. Tama ka, Lupe. Tatawagan ko na siya ngayon. Mag-aalaga lang pala ako ng isang ampon? Nakikinig ka sa usapan katulad ng ginagawa ni Carlota? Hindi. May ibang paraan para malaman yon. Si Carlota rin ang nagsabi sa akin. Nalaman ko na rin ang lahat ng detalye ng buhay ni Maria na taga-baryo. Ang baliw. Igalang mo siya, Penelope. Sinuwerte nga lang siya, Ninang. Tingnan niyo. Mababang uri, bastos magsalita, at karaniwang tao na nagpakasal sa isang milyonaryo. Pinagsisisihan ko talaga na ikaw ang naisip ko para sa trabaho. Hindi kita gaanong kilala. Pero kailangan mong ayusin ang pag-uugali mo dahil sasabihin ko kay Señorito Luis Fernando na paalisin ka niya. Sige, ikaw ang bahala, Ninang. Bahala ka. Tingnan na lang natin kung makikinig siya sa inyo. Opo, Papa. Malapit nang makalabas si Maria sa ospital. Kumusta naman ang bata? Hindi namin alam kung patay na o nasa ng sanggol. Kaya ganoon na lang ang epekto sa pag-iisip niya. Hanggang ngayon wala pa rin siya maibigay na impormasyon. At wala man lang kaming kaalam-alam dito. Ano naman po ang magagawa niyo, Papa? Kung kasama sana namin si Maria, hindi mangyayari ito. Opo, siguro nga po. Ang pagkakamali ko, hindi ko nasabi sa inyo kung ano nangyayari sa pagitan namin. Kasalanan ko ito. Ayoko na mag-alala kayo para hindi na maabala pa ang biyahe ninyo. Pwes, nasabi ko na kanina na ayusin na ng mama mo ang mga gamit. Aayusin na namin ang lahat dito at babalik na rin kami agad dyan sa Mexico. Sinabi ko na sa iyo, Carlota, na sawang-sawa na ako sa mga chismis. Ginawa mo pang kakuntsaba si Penelope, pero pagbabayaran mo ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam na alam mo yun. Tigilan mo na ang pagsasabi sa kanya ng tungkol kay Maria, ha? Binabalaan talaga kita na baka mawalan ka ng trabaho. Ganun ba? Hindi si Penelope dahil inaanak mo siya. Pareho kayo. Umayos kayong dalawa. Kung ayaw niyong mapalayas kayo dito. Opo. Opo, Señor de la Vega. Masaya ako sa naging desisyon niyo. Pumunta lang kayo rito sa oras na maayos niyo ang lahat. Opo, opo. Hihintayin namin kayo. Sister Matilde, ihanda mo ng bagong dating na sanggol. May pamilya ng aampon sa kanya. Ay, sa palagay ko'y napunta siya sa mabubuting mga kamay. Kumusta na ang pakiramdam mo, Maria? Nagbibilang na lang ng mga araw bago ako makalabas dito. Sa Sabado, makauuwi ka na sa bahay ninyo. Pero wala ang anak ko. Ikinalulungkot ko pero dahil kaunti lang ang detalyeng na ibigay mo, nahihirapan kami na hanapin siya. Kahit na ang babae na sinasabi mong pinagbigyan mo sa kanya. Diyos ko! Kailangan mo malampasan ang karanasang ito para sa kabutihan mo.
Doktor, kung nakasisiguro lang ako na nasa mabuting kamay ang anak ko, baka maging kalmado pa ako. Pero sana maintindihan niyo ako. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Kaya sa oras na makalabas ako rito, hahanapin ko talaga siya, Doktor. Alalahanin mo, sinabi ko. Hindi mo sasabihin sa asawa mo na ipinamigay mo siya, Maria. Tahimik mo lang siyang hanapin. Makikinig ako sa inyo, Doktor. Sekreto kong hahanapin ang aking anak. At hindi to malalaman ni Luis Fernando. Dito. Diyan, diyan, diyan. Teka lang. Dito. Sumunod kayo. Ano ang lahat ng ito, Senyorito? Iuwi ko na rito ang sanggol mula sa bahay ang punay. Kailangan nating maihanda ang silid niya pagdating niya. Umakyat tayo, Lupe. Ayusin na natin ang kwarto. Tayo na. Iwan niyo lang dito. Sumunod kayo sa akin. Kailangan maging maganda ang kwarto. Na bagay na bagay sa batang babae. Kailan niyo iuwi dito ang bata, Senyorito? Sa Biyernes. Gusto ko nang maramdaman ang pagkakaroon namin ng anak na babae. Kung nalulungkot si Maria dahil sa alaala ng anak namin, ang sanggol ang magpupuno sa kanya ng pagmamahal. At hindi niya iisipin ang tungkol sa anak namin. Ayoko ng ibang bata. Yung sa akin lang ang gusto ko. Yung anak ko lang ang gusto ko. Yang siya on